Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sportrack PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging reklamo ng Dallas Mavericks sa kanilang game laban sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kakayanin na nga na po ng Los Angeles Lakers na makatabla bukas sa ika-7 seed sa standings ng Western Conference. Sa kabila nga po mga katrops ng naitala ni Luka Doncic na triple-double na umabot ng 30 points, 12 rebounds at 11 assists, Kyrie Irving na kumuha ng 27 points, at si PJ Washington na nagtala dito ng 20 points ay nabigo pa rin nga po ang Dallas Mavericks sa kanilang game ngayong araw laban sa Golden State Warriors. Kaya dahil nga po dyan ay naputol na nga po ang kanilang hawak ngayon na 7-game winning streak at bumagsak na nga po sa 45 wins at 30 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. Pero kasabayan naman nga po mga katrops ng kanilang pagkatalo ay hindi na rin naman nga po naiwasan pa ng kanilang kupunan, especially ng kanilang mga players na magreklamo sa naging officiating ng kanilang mga referee. At isa nga po sa mga nareklamo dito ay ang no call sa ginawang traveling ni Klay Thompson sa huling mga segundo ng 4th quarter habang meron lamang 2 points na kalamangan dito ang Golden State Warriors. Bali kung tinawagan lamang na po yun ng mga referee ay maaari pa nga na po sanang netabla pa nila ang kanilang laro o kung hindi naman ay naipanalo nila ito. Kaya malaki nga na po talaga naging epekto ng mga nagawang kamalian ng mga referee ngayong araw sa kanilang pagkatalo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang kakayanin na nga na po ng Los Angeles Lakers na makatabla bukas sa ika-7 seed sa standings ng Western Conference. Pagkatapos nga po mga katrops na manalo ang Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Toronto Raptors, ay dederecho at babiyahin na nga po ang kanilang kupunan sa lugar ng Washington para kalabanin ang Wizards na kakagaling pa lang sa kanilang pagkapanalo laban sa Milwaukee Bucks. Yes, magkakaroon nga po sila ng back-to-back road games kung saan ito na rin naman nga po ang huling laro nila sa kanilang sobrang nakakapagod na 6-game road trip. Kaya napakahalaga nga po ito para sa kanilang team. Since kapag naipanalo nga po ito ng kanilang kupunan ay tatabla na nga po sila sa kabuuang panalo sa ika-7 seed at ika-8 seed ng Sacramento Kings at Phoenix Suns sa pagkakaroon nga po nila dito pareho ng 44 wins ngayong season. Pero hindi rin naman nga po ang kanilang games ang dapat pakaabangan ng Lakers since kailangan na rin naman nga po nilang umasa na maipapanalo ng Cleveland Cavaliers ang game nito laban sa ika-8 seed ng Phoenix Suns. Since kapag nangyari nga po ang mga iyan ay mas bababa na nga po ang pagitan nilang tatlo sa Western Conference at mas magiging madali na nga po para sa kanila na makaangat sa standings. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.